Welcome sa Noypy Friends Channel. Trending pa rin sa social media ang bigla ang pagpapakasal ng basketball player na si Scottie Thompson sa stewardess na si Jinky Serrano. Umani ito ng samot-saring komento dahil hindi rin makapaniwala ang iba na si Jinky ang pinakasalan, samantalang noon lamang New Year's Eve ay inalok niya ng kasal ang longtime girlfriend nito na si Pauline Fajardo. Nalungkot rin ang common friends ni Pau at Scottie sa bigla ang pangyayari. Samantala, nagbigay naman ng saloobin ang isa sa malapit na kaibigan ng dalawa. Ayon sa kanya, magkasamang pumunta ang dating magkarelasyon na sina Pau at Scottie sa Davao noong mga first quarter ng 2021. Tila malaking tanong pa rin kung ba't biglaan ang pagpapakasal ni Jinky at Scottie. Mabait, tahimik at sobrang simple ni Pauline, ganito siya ilarawan ng mga kaibigan niya. Kaya di nila ini-expect na mauuwi sa hiwalayan ang dalawa, lalo't nasubaybayan ng mga kaibigan nila kung gaano tumagal ng 8 taon ang kanilang relasyon, at ang kulang na lang noon ay ang kasalan. Ayon sa kanilang kaibigan, matagal na rin ang dalawa nang nagsasama sa iisang bahay. May mga kontrobersyal na balita ang naglabasan sa social media, na ang kanilang espekulasyon kaya di umano pinakasalan ni Scottie si Jinky ay dahil sa nabuntis ito. Pero sa ngayon di pa kumpirmado kung totoo ang nagkalat na balita sa isyu ng pagbubuntis. Halos lahat ng simpatsya ng tao ay na kay Pau. Napamahal na si Pau sa mga netizens dahil sa pagiging mabait nito, at naniniwala sila na higit na naagrabyado at naapi si Pau sa isyu na ito, kaya di maiwasan ng iba na madismaya sa basketball player na si Scottie. Dahil sa nangyaring isyu, may mga fans na gumawa ng mga memes at videos nila Pau at Scottie. Ginamit ang Pop Aya song. Tila akmang-akma ang lyrics sa kwento ng love story nila. Ayon sa iba, si Pau ang nauna pero di ang wakas. Samantala, may kumalat na Facebook post si Scottie na deleted na sa ngayon. Pero may mga nakakuha ng screenshots nito. Narito ang naturang post. Ayon sa malapit na kaibigan ng dalawa, totoong may post sa FB page ni Scottie pero naniniwala sila na di si Scottie ang nagpost noon. Lalo't di ganun magpost ang basketball player na si Scottie. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates.